Oh, bakit ba? Kanina ko pa kayo hinahanap. Andito lang pala kayo. Kain na po tayo. Nakaluto na po ako. Mamaya na ako kakain. Busog pa ako. Sino bang nililingon nyo, Tay? Wala. Umalis ka na nga dito. Istorbo ka eh. Jen, may nakita ka bang naka-plastic dito? Hindi ko mahanap eh. Bakit po, Tay? Wala naman po. Baka nahulog lang po dyan sa tabi. Ah, saan na kaya yun? Ano po ba yun, Tay? Kung gusto niyo, tulungan ko po kayo. Sige nga, anak. Ano po ba yan, Tay? Huwag mo nang alamin. Tay, papasok na po ako sa trabaho. Sige anak, mag-iingat ka. Sige po, Tay. Sandali lang anak. Bakit po, Tay? Baka pwedeng bigyan mo muna ako ng pera. Tay, di ba kabibigay ko lang sa inyo nung nakaraang araw? Naubos nyo na? Oo, anak. Alam mo na, maliit na lang ang halaga ng 1,000 ngayon. O, ayan, Tay. Sa susunod, huwag na kayong masyadong magastos, ha? Oo, anak. Salamat. Sige, Tay. Aalis na ako. Yun na namang lalaking yun. Kausap ni tatay nung nakaraan yun na. Ano kayo pinag-uusapan nila? Ate! Bakit? Pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Tungkol kay tatay. Wala ka bang napapansin sa kanya? Bakit naman, Jensie? May problema ba kay tatay? Kasi nung nakaraang araw, ate, may hinahanap na plastic si tatay. Tapos? Nung nakita ko yung plastic, bigla na lang niyang hinablot sa akin. Ganun ba? Kaya nga, napansin ko din. Simula nung nakalabas ng kulungan si tatay, parang nag-iba ang mga galaw niya. Yung parang may tinatago palagi. Ganun nga din yung hinala ko, ate. At saka isa pa, may isang lalaking laging katagpo si tatay. At saka ilang beses ko silang nakikitang nag-uusap at parang may inaabot. Ate, kailangan natin matyaga ng mga galaw ni tatay. Kasi natatakot ako, baka anong mangyari sa kanya. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si tatay. Hello, Ker. Boss. Andyan ba si Franz ngayon? Kausapin ko nga. Franz, gusto ka daw kausapin ni Boss. Franz, ano na? Kailangan mong mabayaran ng mga utang mo. Boss, pwedeng bigyan mo pa ako ng konting panahon? Matagal na kitang pinagbibigyan. Huwag mong hintayin mapuno ako. Kilala mo ako.
Parang awa mo na, boss. Konting panahon lang. Di ba may anak ka? Baka pwedeng... Boss, parang awa mo na. Huwag yung mga anak ko. Pwes, sundin mo ang pinapagawa ko. Tapos, bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi, pasensyaan na lang tayo. Paano kaya ito? Anong gagawin ko? Kailangan kong gumawa ng paraan. Tay, pwede po ba kayong makausap? Sige, anak. Bakit parang alalim ng niisip nyo? Wala ito, anak. Magtapat ka nga sa akin, Tay. Anak, may malaki akong problema. Anong klaseng problema, Tay? Ba't hindi kayo nagsasabi? Anak, ayokong madamay kayo sa problema ko. Tay, tungkol ba yan sa nakaraan ninyo? Oo, anak. Ayaw akong tantanan ng mga pinagkakautangan ko. Nagbanta pa sila na kukunin nila kayo kapag hindi ako nakapagbayad. Ano, Tay? Patawarin mo ko, anak, kung inilihim ko ito sa inyo. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanila para hindi kayo mapahamak ng kapatid mo. Tay, bakit hindi kayo magsumbong sa pulis? Anak, gustuin ko mang magsumbong sa pulis, mas magiging komplikado lang ang sitwasyon. Kaya minarapat ko na lang manahimik. Tay, alam ko mabait kang tao. Pwede ka pa naman magbago. Umalis tayo dito, magpakalayo-layo tayo, at mag-umpisa tayong muli. Salamat, anak, at naiintindihan mo ang tatay. Laking pasasalamat ko sa inyo. Napakabuti niyong mga bata. Hayaan mo, anak, bukas na bukas din, aalis tayo para makapag-umpisa muli. Opo, Tay. Mercedes, Jensi, bilisan niyo! Andiyan na po, Tay! Bilisan natin, baka hindi natin maabutan yung bus. Thank you.